translation, basahin ko po, nakalagay dito, but don't be upset and don't be angry with yourself for selling me to this place. Don't be upset, sabi niyang ganon. Kasi nanginginig na sila eh. Don't be upset, sabi ni Joseph, and don't be angry with yourself for selling me to this place. Paano lumaya sa mapait na nakalipas? Para matikman mo ang matamis na bukas, number one, remove bitterness. Remove bitterness. Don't be upset, sabi niyang ganon. Why? Kasi, don't be upset kasi nagsiset up si Lord. Don't be upset kasi nagset up si Lord. Kapag hindi mo nakita yung set up ng Panginoon, maa-upset ka lang talaga. At hindi mo masasabi ito. Hanggat hindi man naging malinaw sa'yo ang set up ni Lord, hanggat hindi naging malinaw sa'yo ang set up na ginawa ng Panginoon, lagi ka lang maa-upset sa buhay at mapupuno ka, kakainin ka ng bitterness. So you must learn how to remove that bitterness. Alam niyo po mga kapatid, bitterness means anger and disappointment of being treated unfairly. Bitter means anger and disappointment at being treated unfairly. Eh, ginawan ka pala ng hindi maganda eh. May karapatan ka na maging bitter. May karapatan ka magalit, tama. May karapatan ka mag-disappoint, tama. Nasaktan ka eh. Kasi sinaktan ka, kasi ikaw ay na alam mo yon, kasi ikaw ay nasaktan, ikaw ay nasugatan, ikaw ay hindi nagawa ng maganda, maniwala ka. Pwede mangyari sa'yo ito, kapatid. Pwede ka talaga na habang buhay na lang kainin ng bitterness. But ang tanong nga, pwede naman talaga eh, kaya lang, gusto mo ba lumaya? Gusto mo ba makatikim ng magandang bukas? Gusto mo ba matikman yung matamis na bukas? Kapatid, kinakailangan marunong kang iluwa yung mapait na nakalipas. Kung gusto mong makatikim ng matamis na bukas, dapat marunong kang iluwa at isuka yung mapait na bukas. So it's your choice. May karapatan ako para magalit. May karapatan ako na wag nang magpatawad. May karapatan ako na kung saan sisihin ng mga tao sa paligid ko. In fact, mga kapatid, si Joseph has all the reasons to harbor bitterness to his brothers. Nasa kanya na ang lahat. May karapatan siya, may case siya para magalit, para mamuhi sa kanyang mga kapatid. Why? Kinainggitan siya. Nasa kanya na lahat eh. Kinainggitan siya, kinalakal siya ng kanyang mga kapatid, sinaktan siya ng mga kapatid niya. But he did not let bitterness eat him. Hindi siya pumayag, mga kapatid, na magpakain sa bitterness. Hindi niya inayaan. Kung gusto mo makalaya sa past mo, dapat marunong kang mag-remove ng bitterness. Dapat marunong kang mag-remove niyan. Alam niyo po, mga kapatid, naalala ko minsan may isang kwento ng isang anak na kung saan nakagawa ang tatay niya ng hindi maganda sa kanilang pamilya. So, nawasak yung pamilya nitong batang ito. At itong natatandaan niyo nung bata pa ako, nabasa ko yung article na yon. So, itong batang ito na kung saan nasaktan sa kanyang ginawa ng kanyang tatay, niloko ang kanyang nanay. Ganun nangyari, nawasak yung pamilya nila. At itong batang ito, naglayas sa kanilang bahay, nagsumikap siya. At naging maganda yung buhay ng batang ito. So, naging maganda yung buhay nito, pero buong buhay niya, kapatid, talagang nagtanim siya ng sama ng loob sa tatay niya. Hindi ko nakakausapin ito. Pinatay niya na yung tatay niya sa isipan niya. Alam niyo, nagtagumpay yung batang ito, naging mayaman siya. Naging makapangyarihan ng batang ito, pero dumating ang panahon na nagkasakit itong anak na ito. So, nagkaroon ng malubhang sakit itong batang ito, kaya lang ang problema, hindi ma-detect ng mga doktor kung ano daw yung sakit niya. Merong ganun eh. So, ang nangyari dyan, dahil hindi ma-detect, so ginawa niyan, pinatawag na lang yung pamilya nito at yung mga kapatid niya, habang naghihirap itong taong ito habang malapit na siyang mamatay,
sinubukan nilang tawagin yung kanyang tatay na kung saan sumama yung loob niya sa napakatagal na panahon na pinatay niya na sa kanyang isipan. So, syempre, mamamatay ka na, mamamatay na siya, nung panahon na yon, eh, nandun doon yung tatay niya. Tapos, ang ginawa ng tatay niya, matandang-matanda na humingi ng tawad sa kanya, inamin yung kanyang pagkakamali, at syempre, total, mamamatay naman na to, siguro, ginawa niya, nagpatawad na siya. At sinabi niya, gusto ko nang kalimutan yung lahat na yon, total, mamamatay naman na ako, sige, nagre-release na ako ng forgiveness. Alam niyo, nakita ko dun sa article din pagtapos, namangha yung mga doktor, kasi pagkaraan ng ilang araw, bumuti yung kalagayan ng taong ito, hindi nila ma-detect kung ano yung sakit niya. Tapos mamaya dyan, no, dahil sa pagpapatawad na yun, biglang lumaya ito, naging unti-unti siya nakabalik at gumaling naman itong taong ito. Minsan may mga ganun eh, no, na hindi natin ma-detect kung bakit, hindi ma-detect ng mga doktor, bakit yung ganito, kasi may kumakain pala sa kanyang kaluluwa. Pagpapatawad lang pala ang gamot. Minsan hindi yung mga bagay, kahit anong inom mo ng mga bagay na yan, kapag hindi mo iniluwa yung bitterness at hindi ka nagpatawad, kakainin ka lang yan. Remember, church, that forgiveness is costly for the one doing the forgiving. Totoo naman yun. Napaka-costly ng pagpapatawad, lalo na ikaw yung magpapatawad. Ikaw nasaktan eh. Napaka-costly dun para sa atin. But alam niyo po ba that when God forgives our sins, napaka-costly din ang ginawa ng Panginoon. Nung pinatawad tayo ng Panginoon, hindi lang sinabi, oh, wala na yung kasalanan mo, pinunasan ko na yung kasalanan mo. Hindi po, ganun na nangyari. Nung ang Panginoon nagpatawad, ang Panginoong Hesus ay namatay. Kinakailangan ialay ang ating Panginoong Hesus. Nakuha po natin, napaka-costly. Tama. Costly ang pagpapatawad, kaya lang napakaganda naman nung magiging resulta sa atin noon. Tanda natin na may paglaya sa pagpapatawad. Remember that forgiveness is a power that breaks the chains of bitterness. Forgiveness is a power that breaks the chains of bitterness. Kapangyarihan pala ang pagpapatawad. In fact, mga kapatid, forgiveness is a gift to yourself. Forgiving others is a gift to yourself. Regalo mo yan sa sarili mo eh. Ang forgiveness, regalo mo yan kapatid sa future mo. Ang pagpapatawad sa mga tao, regalo mo yan sa future mo, regalo mo yan sa katawan mo, regalo mo yan sa isip mo, regalo mo yan sa espiritu mo, regalo mo yan sa kaluluwa mo. Regalo yan sa sarili mo ang pagpapatawad sa ibang tao. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko, costly yan para sa atin. Pero napakatindi naman na magiging epekto nito. Robert Kiyosaki once said, "Don't be so bitter about a bad experience from your past that you miss the opportunities in front of you." Don't be so bitter about a bad experience from your past that you miss the opportunities in front of you. Baka sa sobrang pagiging bitter natin dun sa past, nakikita, hindi na natin makita ang ganda-ganda pala ng future ko. Dahil kinakain tayo na nakalipas, kulungan nga eh. Dahil kinain ka na ng bitterness mo, dahil kinakain ka na ng nakalipas mo, nakita mo, hindi ka na nakabukas na pala pintuan. May mga oportunidad pala na naghihintay sa akin. Pero siyempre, puro sama ng loob eh. Yung nakikita, hindi na natin makita minsan yung ganda ng bukas natin. Hindi na natin makita minsan yung oportunidad na ito. Alam niyo po mga kapatid, sometimes it is not what you eat that matters. Sometimes it what eats you that matters. Minsan hindi yung kinakain mo eh, problema eh. Minsan kung ano ang kumakain sa'yo. Kaya kapatid, huwag kang magpapakain sa bitterness. Why? Bitterness will never make you a better person. Bitterness will not make you a better person. Tandaan mo ito kapatid. Mawawala ang tamis ng buhay. Ulitin ko ha. Mawawala ang tamis ng buhay the moment na maging bitter ka. Mawawala ang tamis ng buhay the moment na maging bitter ka. As a person, as a child of God, as a Christian, subukan mo kapatid. Hindi masaya naman ako, kala mo lang yun. But unti-unti kanyang kakainin at hindi palalayain. Marami ng mga mananampalatay, kahit Christian ka, di ka lalayan, hindi ka mag-grow. Maniwala ka kapatid. Kahit magtaas ka pa na magtaas ng kamay araw-araw, hanggat wala yung forgiveness na yan,
kakainin ka niyan. Mawawala yung tamis ng buhay the moment na maging bitter ka. So without the spirit of forgiveness, you will never move toward healing. It is just an endless cycle of bitterness, endless cycle of hate. Magpapatuloy lamang yan. Alam mo kapatid, ang tawag ng Bible sa bitterness, ugat. Hebrews chapter 12, verse 15. Yung bitterness na yan, ang tawag ng Bible dyan, ugat. And as you know, a root is easier to pull out when you don't let it grow for years. Mas madaling bunutin ang ugat kapag hindi mo yan pinalalago. Nakuha po natin? Kaya mas mahirap bunutin yung ugat kapag matagal na nakatanim yan. Kaya minsan tumatagal. Nang tumatagal at minsan nadadamage na kahit building, sino po dito yung bahay mo, sinimentohan mo na, tapos mamaya dyan yung ugat tumutubo pa. Why? Ang lalim na nung ugat eh. Ang lalim nung ugat. So ang sekreto dito mga kapatid, para hindi makadamage pa ito ng susunod, naman si mo, problema lang ninyo minsan magkapatid, nagiging problema na rin ng mga anak mo at ng mga kapwa-puhan mo. Minsan sila lang magkapatid ang nag-aaway, mamaya buong angkan magkakaaway na yan. Ulitin ko, hindi natin dinidiscredit yung pain, lahat po tayo nasasaktan. Kaya lang, anong mangyayari sa akin at sa susunod na henerasyon? So mas madaling bunutin yung ugat kapag maaga pa lang, pubunutin mo na. At hindi mo siya patatagalin. Remember, church, that bitterness imprisons life. But forgiveness releases it. Bitterness paralyzes life. But forgiveness activates it. Bitterness sours life. But forgiveness sweetens it. Bitterness sickens life. But forgiveness heals it. Bitterness blinds life. But forgiveness brightens it. Pag hinayaan lang natin ito mga kapatid, bubulagin tayo nito, padidilimin tayo nito, pag nagpatawad ka kapatid, maniwala ka, dun nagkakaroon ng ningning yung ating buhay. So you have to bury your bitterness, ilibing mo yung bitterness na yan kapatid. Hindi ko sinabing di masasaktan. Kinakailang maramdaman din natin yun eh, kasi minsan may itinuturo sa atin ng Panginoon ito. But you must know how to bury your bitterness, you must know how to remove that bitterness. Alam mo mga kapatid, minsan ang pinanggagalingan ng mga matitinding bitterness natin, yun na nangyayari sa ating pamilya. Katulad ni Joseph, di ba? Pwede niyang gawin yun eh. Bawa, iniwan ka ng nanay mo, ng tatay mo, o kaya nagkaroon ng matinding problema sa pamilya mo, iniwan ka ng kapatid mo, o kaya may hindi magandang gulo na nangyari sa iyong pamilya. So the root of bitterness can grow deep in this kind of settings. Pwede eh, di ba? Kaya nga maraming mga bata, damage yung buhay nila kasi madalas hukayin mo. Tignan mo yung ugat, ang galing dun sa malalapit sa kanya. Laging ganon. Kaya sa counseling, di ba, may tinuturo tayo dito sa church. Napaka-importante yung warm-up na tinatawag, tapos may watch-out, tapos work-out na tinatawag. So, dun sa watch-out, tinitignan mo yung root eh. Hindi naman yung fruit lang. Kasi baka yung fruit, nakikita lang natin yan, pero yung root, malalim na siya. But usually, kapag nag-dig deeper na tayo, it's either, madalas, ganun agad yan, sa loob ng pamilya nang galing yung bitterness, sa loob, o kaya sa kamag-anak, o kaya sa kapitbahay, usually, nandoon yan. Okay? Yung mga malalapit sa atin, madalas, doon na nangyayari. So the root of bitterness can grow deep in this kind of settings. Dito siya mangyayari, katulad ng kay Joseph. Napaka-harsh ng kanyang naranasan sa mga kapatid niya, sa Egyptian prison. Joseph could have watered the bitterness. Pwede niyang diligan yan, pwede niyang siya mag-harbor ng bitterness. But if Joseph had blamed his family for all of his troubles, inalagaan niya lahat ng ito, nagtanim siya ng sama ng loob at sinasabi niya, gaganti ako, babawi ako balang araw. Remember that he might never have seen the day when he would have saved his family and millions of people nung panahon na ito. Kung nagtanim siya ng sama ng loob, kung ginawa niya lang ito, hindi niya naligtas ang kanyang pamilya.
Hindi niya naligtas ang kanyang angkan at hindi siya nakapagligtas ng napakaraming tao sa paligid niya kung hindi siya nagpatawad. So you must learn how to remove it. Hanggat hindi mo pinuputol yung ugat na yan, kapatid, magdadamage siya ng bahay. Magdadamage siya ng bukas. Magdadamage siya minsan, naaapektuhan yung trabaho natin, yung negosyo natin. Ano nangyayari dito? Nangyayari dito? Yung pala kinakain tayo ng bitterness na yon. Ulitin ko, masakit, but pwedeng putulin. Pwede siyang putulin. Kaya nga, ang tanong ngayon, makakalimutan ko ba siya? Kapatid, hindi eh. Napansin niyo po, malinaw kay Moses eh, ay kay Joseph, nakalagay dito, but don't be upset and you don't be angry with yourself for selling me to this black. Nakalimutan ba? Tanong, nag-forgive ba siya? Yes. Na-forget niya ba? No. Aminin mo, kapatid, kahit mag-forgive ka, mahirap makalimutan. Naaalala mo eh, but you can remove bitterness. Maraming mga mapapait na nangyari sa aking buhay. Hindi ko naman nakalimutan eh. But I can remove bitterness. Pwedeng matanggal yung pait eh. Napansin ko, tinanong ko dati, pwede ba talaga matanggal yung pait? Sino po sa inyo mga kapatid nakatikim ka na ng ampalaya na natanggal ang pait? Marami dito magaling magluto. Marami tayong mga kapatid dito, kaya marami sa inyo dito magaling kang magluto. Yung mapait na ampalaya, hindi kinakain ng mga anak mo, pero kapag ikaw yung nagluto, o kaya yung nanay mo yung nagluto, kumakain sila ng ampalaya. Sabi niyang ganun, eh mapait to ah. Hindi, may technique dyan. Nakuha mo kapatid. Pwedeng naaalala mo. Pero pwedeng natanggal mo yung pait. So ito yung sinasabi natin. Kasi yung memory natin eh, nandoon pa naman yan eh. Nakuha natin, alam nga naman tanggalin natin yung isip natin. Pero napansin ko, pwede mong tanggalin yung pait. Maraming mga tao nakagawa na hindi maganda sa buhay ko. Pero alam mo, nung nakakausap ko sila, ba't wala yung pait? Bakit wala yung pait? Why? Because you can remove it, God, by the grace of God. Yung iba sinasabi para mawala daw yung pait ng ampalaya, lalagyan ng ibababad sa asin. Di ba? I don't know eh. Marami magaling po sa inyo magluto, may mga kanya-kanyang techniques para matanggal yung pait na yon. So marami ka pamaraanan, but the bottom line is, sapat ang grace ng Panginoon para matanggal yung pait na yan, para matanggal yung bitterness na yan. Mamaya dyan, nakakain mo na. Mamaya dyan, nakakaharap mo na natin, hindi kumakain ng ampalaya. Pero ngayon, dahil magaling magtanggal ng pait, si nanay, nakakain mo na. Magaling magtanggal ng pait, yung binibilan mo dun sa karinderya ng ampalaya, nakakain mo siya. Kapatid, maniwala ka, magaling magtanggal ng pait ang grasya ng Panginoon. Kasi mamaya, itong susunod natin, napaka-importante nito, mga kapatid. Napaka-importante nitong susunod. Nung gagawin natin. So number one, remove bitterness.